ng costume ko. Pag nagbablog kasi ako, ibibanda bit ang suot ko. Tapos ay, yun din naman. isang petsa, marami vlog. Tigpa 5 minutes, minsan 10, 20, 30. Tapos, sa isang araw ay mga 10 o higit pa. Tapos, naka-jacket ako. Tapos, madaling araw ngayon. Tapos, change costume. Yung... Ako kasi marami akong gustong gawin sa pagiging samahan namin ng solo parent. Gusto ko mag-medical mission. Gusto ko yung libreng gupit, libreng masahe. Yun, tree planting. Mga nabanggit ko sa mga datihan kong vlog naman na una pa sa akin. Yung mga gusto kong gawin sa samahan ko. Pero, ang hirap pag walang budget talaga. So, para bang bilang isang pangulo, gagawa ka talaga ng para manghihingi ng manghihingi sa ibang tao, sa ibang ahensya ng gobyerno, para maibigay mo sa samahan mo. Pero, sabi ko, ano kaya kung wala na ako samahan at yung mga natutunan ko, gawin ko na sa sarili ko, manghihingi ng manghihingi. Pero, hindi ka naman papansin kung wala ka namang samahan. And then, wala kang hawak na tao. Tapos, may mga natutunan din ako na paraan para ano kaya kung magkaroon na kaya ako ng sarili kong SEC, gumawa ko ng grupo, tapos gawin ko yung mga natutunan ko nung ako'y pangulo pa. Sabi, pwede din naman, pero mahirap dahil una, mayroong money matters. Pangalawa, kuha ka ng mga officer mo, mga hindi mo din mga kamag-anak, hindi mo kakalala. Hindi mo alam kung magagampanin nila yung mga tungkulin nila sa buhay bilang isang samahan. Mainit. Style lang yung aking forma. And, ba't ba ako naka-face mask kasi yung isang ngipin ko, bungi. Akala ko balita din damit ko. Yung maganda kasi meron kang programa, meron kang agenda, meron kang magagawa, program. Pero kung hindi ka rin marunong mag-budgeting, hindi ka marunong gumamit ng letters, hindi ka marunong wala kang connection, mahirap mo yan i-implement o gawin. So, sabi ko, mas maganda yung ano. Pero maganda rin may sama kasi dagdag sa resume mo, sa bio data mo. Yun yung naiisip ko na meron din siyang good and bad. Na bad kasi pag hindi mo nagampanin yung receiving officer ka, kawawa. Kawawa din yung nasa mga laylay na asa sa'yo bilang isang pangulo, isang samahan, isang barangay. And siyempre, ang hirap talaga pag wala kang pondo. Balsa na ako pera. Sa isang samahan nila, halimbawa ako, kung halimbawa mananalo ako sa isang samahan o kakandidato ulit ako bilang isang leader, halimbawa isang officer ng isang federasyon, siyempre, kailangan sa umpisa pa lang ng eleksyon, makipagkamay ka sa mga tao. Tapos, yung talkies mo, yung bora-bora mo, yung panalita mo. Tapos yung mga accomplishment mo ako. Natapos ko na yung panunungkulan ko as pangulo ng isang samahan. Tapos another election. Siyempre, yung mga accomplishment ko na nagawa. Siyempre, may mga notes naman ako, mga minutes, mga miligaw mong silat. So, kung kasabihin ko yun, siyempre, mabubulag ko yung ibang tao na, ibang pangulo na nakapagbigay ako ng tulong sa samahan ko ng naibalita ko sila na yung mga kapwa ko, OFW, meron, ibinigay na tulong ang Dole, nakakuha sila ng tulong sa isang, sa samahan ko, may dalawang nag-asikaso, nabigyan yung isa hindi na-qualify.
So, naibalita ko sa kanila and meron nagbenepisyo. So, yung nakakuha ng OFW na hitapos ang kontrata, nakapagtayo siya ng isang negosyo. So, ano yun? Accomplishment ko yun. Pangalawa, yung mga members ko ay updated yung kanilang mga ID and sa tulong din ng kapwa ko officer ay nagkatulungan kami. So, ano ko sa kanila na nabibigyan ko sila ng balita na mag-renew. Then, ano pa ba? Yung regular, yung monthly meeting namin. Then, yung livelihood. So, wala pa naman ako magandang nagagawang yung nagbenepisyo pa yung mga members ko. May ilan-ilan din naman siguro. Then, Christmas party, assembly, na naging masaya kami. Nakakawa kami ng mga sponsor o yung mga nagbigay ng tulong, nagbigay ng mga parapol, gift pack, yung mga food pack. So, yun lang yun. Pero, yung mga iba pa, siguro wala pa naman ako dahil hindi pa naman kami lisensyado. Yung siguro yun, yung mag-focus ako sa ganun. So, yun yung masasabi ko. Pero with that, siguro pag ginalingan ko pa yung bokabora ko, yung panalita ko, yung talkies ko, siguro kahit ganito itsura ko, siguro mainganyo ko din yung members na mga panguluhan ng 43 barangay na maiboto ko as pangulo ng isang samahan, ng federasyon. Siguro yun ang goal ko na may magawa ko sa barangay namin na magbebenepisyo yung members para dagdag sa aking plataforma o yung nagawa kong legacy o tagumpay. Kasi talagang may mga bagay na hindi ko kayang gawin talaga yung bubunta ka sa session ng LGU, hingi ka ng solicitation letter, nagawa ka ng solicitation letter, bumunta ka sa ganung mga ahensya. Minsan meron may money involved talaga at saka yung kinurakot ni Pangulo yung mga pagkain, mga ganyan. Hindi mo mawawala sa isip ng tao yun. Gusto ko talaga makatulong yun sa kapwa. Tsaka, kaya naman ako gusto din tumaas ang aking katungkulan. Siyempre, bilang isang solo parent, yung napag-iiwan ng kayo. Yung hindi lang ikaw, pati yung members mo na nasa laylayan yung benepisyo. Tama, may mga scholarship na binibigay pang medical, doctors, nurse, physical therapy, med rep, mga ganun. Pero yung ibang mga kurso na kagaya nun, hindi naman ako matalino. Yung mga nabibigyan lang yung mga talagang matatalino, yung paano naman yung hindi. Yun ang gusto kong ipaglaban. Sabihin sa'yo, may test na naman. Yung para sa akin, kahit yung mga kapwa ko, solo parent na hindi naman, may mga anak na hindi naman ganun katatalino, gusto mag-aral, kahit man lang mabigyan sila ng mga school supply, magkaroon yung mga panguluhan ng honorarium sa loob ng isang buwan, meron silang 500 pesos. Yung mga ganun yung gusto kong ipaglaban o ilapit o ilambing na magkaroon sila ng mga panguluhan na 500 pesos monthly. Ayun, may matatanggap sila. Pangalawa, yung mga members na nasa laylayan, nasa lapera, magkaroon sila ng financial assistant. Tapos, meron din silang mga, yung kada barangay, meron silang financial assistant sa mga, yung mga general assembly, meetings, food pack, yung mga ganun ba. Yun ang, siguro pag ako naging pangulo, yun ang gusto kong gawin. Tapos, yung meron silang butika na bibilhan na discounted, na may dala sila parang senior citizen na doon sila bibili, may discount. Yung ganong oras, kailangan bumunta na sila para ma-accommodate sila na bumili, na meron takdang araw o oras na mga 5 hours lang ganun, o kaya wala ng oras, kundi buong Monday to Friday, pwede silang bumili ng discounted sila. Kahit parang ganun, kaya sa mga tindahan ng hukay-hukay,
Meron sila ang discount o kaya sa bilihan ng gulay o kaya isda o karne. Ganun ba? Kasi, pero mas especially gusto ko talaga yung ano, yung mga estudyante na hindi katatalino o kasing taas, kasing level lang ng utak ko na magkaroon sila ng ano, ng financial at saka yung school supply talaga. Yun, kasi kawawa naman yung ano, feeling ko kasi talaga at saka alam ko, mga matatalino lang yung nabibigyan ng priority. Yun yung bakit din ako talaga ano, talagang gusto maging pangulo ng isang federasyon talaga. Yun ang gusto ko. Nung nahalil ako bilang auditor, siguro ano eh, salamat lang sa bumoto sa akin, malaki ang utang na loob ko doon. Tsaka, nung time na yun, wala namang paalam-alam. And then, yung naging pangulo na nga ako, almost 1 year and 3 months, mga 5 months na siguro, aking nga kung aking maalala, naka isang taon at may gitna ako, may natutunan din ako sa trabaho as auditor, as pangulo ng isang barangay ng Samahan. May nagawa din ako, tsaka meron din akong, siyempre, ano, updated ako sa mga meeting, sa mga nangyayari, sa mga yung mga problema. Nakita ko yung ano, yung hindi biro maging isang leader o isang pangulo ng isang samahan kapag kasi ma-encounter mo din yung mga tao, ano eh, ako, members ko, nakakuha ko ng pera, ng 12K, pero sabi ng members ko, sige pangulo, sa'yo na lang yan, pagnegosyo mo na, sariliin mo na lang. Pero yung mga members na nasa baba, nakakaawa din. Siyempre, gusto rin naman sila ng tulungan, pero natatakot yan kasi baka hindi rin sila magbayad ng mga negosyo mo, umutang ng bigas, umutang ng grocery, hindi rin sila parang nakakatakot din talaga. Pero ano eh, siguro ano, nakikwento ko kasi as totoo naman talaga. Pero gusto ko talagang may magawa talaga ako. Ako, meron akong binigay sa akin mga talent si God na mga kaalaman, pero hindi ko siya ma-execute, hindi ko siya ma-implement. Una din talaga, budget talaga. Budget. Pangalawa, venue. Yung lugar na pagdadausan ng tutorial, ng pag-aaral. Siyempre, wala eh. Talagang gustuin ko man, gusto ko talagang may magawa. Siyempre, ba't ko ginagawa to? Kasi, kung magagawa ko to, may posibilidad na mas gusto ko tumakbo as president ng isang federasyon na mas mataas na posisyon kasi meron akong gustong gawin na magbibenepisyo yung mga ibang mga barangay at sa mga nasa laylayan na members ng Solo Parent. And siyempre may mga siguro may mga iba ba itong mga issue, problema, siguro kaya-kaya ko nang sagutin yun. And ano eh, sa isang samahan, hindi nawawala yung mga issue, problema. Kasi minsan, pag pangulo ka, bawa, merong nung ano yung bawa yung nagagamit yung pondo ng ano bawa pangulo ko tapos yung treasurer ko tapos sabihin ko treasurer ako na kukuha ng itong pera ako na magdi-deposit tapos hindi naman pala dini-deposit ng pangulo ano bawa ko hindi ko dini-deposit may issue na yun so kahit officer mo yan hindi mo yung pwedeng ano eh hindi mo saklaw yung utak niyan eh siyempre may nangyayari talaga mga ganong issue na kahit officer, meron din corruption. Kahit ako, bawa sabi, hindi ka ba nagtitiwala sa akin, eh, pangulo ko. Hindi, siguro hindi naman dadaan sa ganun. Ang gusto ko nang gawin ay yung mga plano ko sa buhay, magawa ko yung mag-donate ng dugo ang lahat ng members ng Solo Parent, mag-donate sila ng dugo sa Red Cross, yun, gusto kong gawin yun. Gusto kong magkaroon ng tree planting, team building, Christmas party, General Assembly. Makakuha kami ng pondo na bibigay sa mga officer, pamuluhan, at saka yung mga officer sa kada barangay. Ganun din yung sa mga laylayan, yung mga members. Magkaroon sila ng mga food pack, may mga ganun. Tapos, uniform. Sa iba't ibang barangay, may kanya-kanyang uniform o color. May mga color na uniform. Magkaroon ng sport vest. Magkaroon ng benepisyo ang mga ID. Mayroon silang butika na bibili na sila discounted.
tapos magkaroon kami ng ano ng community service, magkaroon kami ng, di ba, ang dami kong gustong gawin, pero wala pa naman ako sa ganung position eh. Kaya gusto umangat ako na mas mataas na position, kaya gusto ko siyang gawin. Pero number one problema ko yung connection eh. Una, hindi naman ako kalala ng gobernador, pangalawa, hindi naman ako kalala ng mayor, pangatlo, baka siyempre eh, pag pangulo ka, kailangan kakulos mo din yung kapitan mo, may kakalala ka sa LGU, may mga kakalala ka pa mas mataas, kasi hanap ka talaga ng pondo eh. Pero yung mga sinasabi ko, mga hangarin ko lang yun o gusto kong magawa. Pero kung kahit ako isang leader, kundi rin naman ako susuportahan ng mga officer ko at saka ng mga panguluhan, minsan ano, may ganun talagang estilo o na hindi ko kabaybis yan si Pangulo. Minsan yung mga officer mo, mga busy din sa trabaho, mahirap talaga, mahirap. Sa totoo lang, nagkaroon ako na ano, siguro pasasalamat talaga dahil binigyan ako ng itong katungkulan, pero experience talaga. Siguro kung mapera-mapera ako, o may maganda akong trabaho, kahit ako magsarili na eh, kahit natanggap ako ng isang position sa isang barangay, isang samahan, ang ganda na lang ako kasi mas mahirap kung naging kagawad ka pa o pang, o kaya kapitan, kasi mas malaki yung responsibilidad din. Ako lang ano, as solo parent lang talaga. Masarap na merong tuwa o saya na may nagagawa kang mabuti sa kapwa mo, pero with that, yung nagagawa mo, may mga tao din na hindi lahat natutuwa sa mga ginagawa ng isang mabuti, kasi meron din at merong mabubutis din eh. Parang ganun, di ba sa isang kasalan, nagpakain ka na, tapos yung kumain, mapupulahan pa yung nagpakasal, hindi masarap yung ulam mo. Basta meron at meron sa Pilipino na ganyan ugali ng tao. Yung bagang, parang ang galing Pilipino na, oh, ba't naguhugas? Eh, siyempre, may dayagin eh. Oh, ba't, sinong kausap mo? Kapit ba? Eh, pwede ba kung siyeta na walang kausap? Mga ganun bang style na naugali ng Pilipino o mga chismosa? Minsan, ano, alam mo, nakikita ko talaga na malaki yung magagawa ko, pero kung wala din ng budget, wala din ang magagawa, di ba? Parang masarap isipin na ang dami kong hangarin, pero may hirap gampanan. Siguro ano lang, kapasalamat lang ako sana sa oras na dumating yung aming SEC, mag-active kami, and then matapos ko yung aking panunukula as pangulo ng solo pera sa aming barangay, at sa aking magampanan ko yung aking pagiging auditor. Ano naman eh, on the records naman ako, meron naman tayong mga report na pwede kong sabihin. And siyempre, pagiging aktibo. Siguro kung susunod matapos yung 3 years, another election, mas gusto ko, mas mataas ang posisyon na gusto kong hawakan. Kasi, iba kapag meron kang, iba yung meron ka talagang power, meron kang katungkulan, makakapag-desisyon ka, makakapag-salita ka, kasi ibinuto ka eh. Yun, gaya nun, pag sa experience ko, yung pangulo, pag hindi active, para bang, mababa ang posisyon ko, parang, pangulo, pat hindi ka, yung, bawa, sa isang federation, si pangulo hindi active. Eh, hindi man naman pwede siyang saklawan o pangulo, ay pangulo, ano ka, pumimiting ka? Parang hirap naman sabihin sa isang pangulo na auditor ko, sabihin mo sa kanya na ganun. At mo ako pinangungunahan, parang hirap. Kaya mas gusto kong mas mataas talaga na pasukin ko itong mundo ng ano ng solo parent na maging mas mataas pa, na maging pangulo ng pangkalahatan politi barangay. So, pero kwento lang naman yan, and kung duloobin talaga, di salamat sa Diyos. Kung hindi naman, okay lang, at least naka 3 years na ako sa panunungkulan ko, na nagampanan ko siya ng walang issue na problema. Uy, nangura ko dyan si Michael Aseno. So, for the vlog and short stories lang, sa video nito yung masamang comment, mabuti ko lang, pinag-aibay, pabot po yung sumayang channel. Bye!